What's up guys? Nandito tayo ngayon sa aking channel, which is Christian's channel. So, as a new vlogger, kailangan nyo munang malaman kung sino ako. So, this content is about 25 facts about me. So, let's get started. So, first thing na kailangan malaman nyo is my name. My name is Christian Samson Garcia. And my nickname is Bonbon, Chan, or Ian. So, nakuha yung Christian dun sa artistang Christian Basket. So, number 2 is my age. So, pinanganak ako ng February 3, 2003. So, 17 years old na po ako ngayon. Next is address, which is taga Tarlac City po ako. Panampunan Tarlac City. And may bahay din po kami, or tumitira din po kami sa Dalayap, Tarlac City. So next is, pangilan ba ako sa aming magkakapatid? Pangalawa po ako, at ako lang po ang lalaki. Ate ko po si Criza Garcia. 20 years old na po siya. And yung bunso po namin is si Jasmine, which is 13 years old na po. So, yung mama ko, ang pangalan niya is Jocelyn Samson Garcia. Tapos, ang daddy ko naman is Joanne Dueñas Garcia. So, ang pang-fifth ay wala na po akong tatay. Kasi, when I was 1 year old and 8 months, nagkaroon po ng problem sa kanya, so namatay po siya. Hindi ko na po sasabihin kung ano yung naging reason kung bakit siya namatay, basta wala na po ang tatay. Pero meron naman po akong stepfather, which is siya po si Carlito Bautista Jr. Yun po yung papa ng bunso namin. So next is, ano bang mga school ang pinasukan ko mula elementary hanggang high school? So first off is kinder, which is sa barangay po namin. Tapos grade 1 is nag Santo Cristo po ako, which is Santo Cristo Integrated School na siya ngayon. And from grade 2 to grade 10 is Osias Colleges Incorporated po. Tapos in senior high school, Central Luzon Doctors Hospital Educational Institution. So next is ang pang-pito ay ang grade and year ko po ngayong taon, which is grade 12 na po ako. Kaso, syempre, dahil sa COVID, online class muna. Bawal pa kasi yung face-to-face eh. So, yun. Grade 12. So, next is number 8, which is isa po akong taon na mahilig sa sports. I remember grade 2 po ang first sports ko is table tennis. And pagdating ko ng grade 10, na-discover ko na marunong din ako mag-badminton. So, tinry ko po ang until grade 5. Lumalaban po ako sa TCPEA, which is labanan po siya ng iba't ibang school or private school dito sa Tarlac. And next is, pagdating ko ng grade 5, natutunan ko naman ng basketball hanggang grade 6. Tapos, high school, grade 8, dun ko lang nalaman na, or dun ko lang na-discover yung paglalaro ng volleyball. So, until now, volleyball player po ako. So, ang position ko po is either spiker, server specialist, and libero. So, next is pang-9, which is, ano nga ba ang talent ng isang Christian Garcia? So, di ko po siya kinoconsidered na talent kasi di naman po ako ganun kagaling. So, na-consider ko lang po siya na kaya kong gawin. Which is, kaya ko pong mag-drawing, kaya ko pong pumanta, and kaya ko po sumayaw. Siyempre, wala tayo sa itsura, kaya bawin na lang tayo sa kaya nating gawin. So, ang pang-10 is, kumusta po kaya yung pamumuhay namin? So, yung pamumuhay po namin is nasa middle class lang po kami. Kaya po, di po kami mayaman, di rin po kami mahirap. Nakaka-survive lang.
So next is pang 11, which is I am consistent honor student po mula grade 1 until grade 11. Pero hindi ko po sinasabi na, or di ko po siya pinagmamalaki dahil di naman po matalino. Siguro, sipag lang and pagpupursige. Kasi middle class nga lang kami, so syempre gusto ko guminawa yung buhay namin. So next is, I'm a dog lover. Meron po ako naging apat na aso, which is yung isa is si Pop, tapos yung isa si Cookie, tapos yung isa si Brownie, and yung isa is si Benji. Unfortunately po, yung tatlo is namatay na, so meron po akong isa ngayon, which is isa siyang Chinese Shih Tzu, and he's very cute. Napakalambing po niya, and masabi ko po siyang isa siyang parvo survivor. Kasi nag 50-50 na po yung buhay niya. So, as a dog lover, ayoko na po mangyari yung mamatayin ulit ng aso. So, ginawa ko po lahat para mabuhay siya. And now, ang laki niya na po. So, next is favorite color. So, ang favorite color ko po is black, blue, and then gray. Kasi parang wala silang pinipiling terno eh. So, pag sinuot mo siya, kahit ano na yung suot mo, bagay. So, next is my favorite food. Favorite food ko po is kilawin. Kung hindi nyo po alam, papakita ko na lang yung picture. Kasi, di ko po sure kung lahat ba ng lugar sa Pilipinas is meron na. And next is kare-kare. Whew! Lalo na pag baka. Tas saw-saw sa alamang. Yummy! So next is, kung meron tayong favorite, meron din tayong hindi. Isa lang naman po yung di ko favorite or di ko po kinakain. Kasi, ewan, parang pag niluluto pa lang siya, di na siya masarap. Which is chicken curry po. Curry? Basta, chicken curry. So next is pang 16, which is I can cook. Pero hindi naman po lahat ng pagkain is kaya ko. Meron pa lang po mga particular na pagkain or ulam na kaya ko lutuin, which is sigaw, adobo, paksiw, nilaga. So yun pa lang po. So next is I can eat spaghetti the whole day. Kasi ewan, parang kinalakihan ko siya na pagka may handa, yun na siya. Yun, laging nandun. So, parang hinanap-hanap na ng chan ko. And, yun. Mas gusto ko siya kesa sa carbonara. Pero, gusto ko rin naman ng carbonara. Mas gusto ko lang talaga yung spaghetti. So, next is, weird to, pero, totoo po siyang ginagawa ko, which is, yung pansit. And pansit Cantonese, di ko po siya kinakain ng walang ketchup. Kasi, para po sa akin, nagpapatamis siya dun sa, dun sa pagkain eh. Masarap siya, promise, try nyo. Pero kung di nyo naman gusto, okay lang. Pero, favorite ko kasi yung pansit and pansit Canton na may spaghetti. Na may ketchup. So, next is, syempre, as a student, meron kang favorite subject. So, ang favorite subject ko is math, science, and philosophy. So, bakit math? Kasi, nung bata po ako, nag-enjoy ako sa mga numbers. So, until now, gustong-gusto ko pa rin siya. And, thankful ako dahil yung mga math subjects ko until now is matataas naman yung nakukuha kong grades. And, next is the science. Kasi parang pag science, ang dami mo pang matutunan tungkol sa paligid mo, which is about sa animals, sa body mo, or sa mismong solar system. So, nakaka-enjoy siya matutunan. And next is philosophy. So, philosophy kasi parang ang sarap niya matutunan kasi marami kang may improve sa attitude mo, behavior mo, is marami ka rin malalaman na ay ganun pala yun, ay dati hindi pala ganun.
So, nakaka-enjoy mag-philosophy. So, next is, meron po akong globophobia, which is, isa po siyang phobia sa mga lobo. Nakuha ko yun nung, I think, 5 years old po ako, birthday ko, and may binigay sa akin si mama na lobo. Tapos, dumaan po ako sa masikip na lugar, which is, meron siyang bakal-bakal. Tapos, pagdaan ko po dun, pumutok sa mukha ko yung lobo. So, iyak po daw ako ng iyak. And until now, pag nakikita ko, okay lang. Pero pag nilalapit na sa akin, di ko na po kaya. Whew. So, next is, as a teenager, meron tayong crush. And super trending ngayon or sikat yung mga Korean. So, ang Korean crush ko po na babae ay si Jisoo ng Blackpink and si Bae Suzy. Si Jisoo kasi parang, whew, ang ganda niya, lalo na ngayon yung mga poster niya. Para kanyang pinapatay sa ganda niya. And next, si Bae Suzy. Nakilala ko po siya dun sa Korean novela or which is K-drama na While You Were Sleeping. Ganda niya. And she's the goddess of Korea. So next is, kung may Korean, meron ding Filipina. So yung mga Filipina crush ko na artista ay sina Liza Soberano, Kim Cho, and Arcy Muñoz. So si Liza kasi parang full package, napakaganda, napakabait, and wala ka nang parang matatanong or mahahangarin kung siya yung naging girlfriend mo. Tapos si Kim Cho naman, ang cute niya kasi, and ang bait niya din, so marami siyang tinutulungan, so yon. Tapos sexy din siya, which is para sa akin sexy siya kasi di naman siya payat, di rin naman siya mataba. So yon. Tapos next is si Arcy Muñoz. Si Arcy Muñoz kasi sobra ako na attract sa mga babaeng boyish. Kasi si Arcy Muñoz yung astig-astig eh. Isa siya dating vocalist ng isang banda. So, napakaganda niyang tignan pagka yung galaw niya is hindi babaeng babae. So, Arcy Muñoz. So, next is my idol or my idols about singing. So, yung mga singer na idol ko is una si R&B JR, which is, 'di ba, napaka solid. Ang ganda ng mga runs niya, and di mo maiisip na kaya niyang gawin yung mga small details sa pagkanta niya. Tapos next is si Lizelle Garcia, which is para sa akin siya ang Jasmine or Princess Jasmine of the Philippines. Kasi ang ganda ng texture ng voice niya, pag kinantahan ka niya, parang hinihele ka niya. Ganun. Tapos yung next naman is si KZ Tandingan. Si KZ kasi parang ang galing niyang angkinin yung kanta, which is parang kinocover niya lang actually. Pero pag kinanta niya, parang siya yung mismo naglabas nung kanta kasi iniiba niya yung flavor, binibigay niya yung ibang way ng pagkanta ng kanta. Meron siyang ginagawa, which is sometimes ballad, ginagawa niyang R&B, tapos ginagawa naman niyang alternative rock. So, napakaganda. Tapos next naman is si Janine Berdin. So, same sila ni KZ Tandingan. Nagbibigay ng flavor. Gusto ko sa yung mga boses ng raspy or husky yung boses na pag kinantahan ka is alam yun yung wow, ang sarap mong pakinggan. Ganon. Tapos next is si Zephanie Dimaranan ng unang Idol Philippines. Kasi crystal clear yung boses niya eh. So pag kinantahan ka niya, yung smooth, sobrang soft ng boses, tapos technically napakalinis, tapos
yun, idol din kasi siya kasi ang dami niyang pinagdaanan before siya maging sikat. Or sikat na siya pero mas umangat pa siya at napanalo niya yung isang competition. So, sila. So, next, ang mga idol ko na lalaki. Which is, una si James Reid, si Daniel Padilla, and si Yan Lim. James Reid kasi parang pag tinignan mo siya, nakaka-insecure sa lalaki na bakit siya ganun yung ilong, ganun yung mata, ganun yung labi. Parang in-sculpture yung mukha niya, yung as in ang ganda ng pagkakaukit. Tapos next naman si Daniel Padilla is lalaking lalaki kasi, tapos napaka-gentleman, tapos pogi din, sikat and singer. Magaling, although si James Reid din naman singer, pero si DJ kasi ang lakas ng dating niya pag kumakanta siya. Tapos next is si Sian, which is napaka-talented, kaya niya mag-paint, kaya niyang kumanta, and nag-basketball din siya. So last, napakainit. Pero kayo malamig. Joke lang. So, last is, ano nga bang gustong maging ni Christian Garcia in the future? So, first is, gusto ko po maging engineer. And next is, lawyer. So, bakit engineer? Kasi, yung mga mama ko po, sina Lola, lagi niya na sinasabi na mag-engineer ka. So, nag-research ako about dun sa engineer. So, okay naman yung trabaho niya and maganda. And I think meron akong passion na connected about dun sa pagiging engineer. So, next is lawyer. Bakit lawyer? Kasi pinanganak po ako para maging matapang siguro. Kasi parang wala po akong kinakatakutan maliban sa ipis and gagamba. Pero pag meron kasing pamamaraan yung mama ko noon, which is lahat naman siguro ng parents ganun, is kung ano daw yung tama, yun yung gawin mo. Kung wala ka na napakan at kung alam mo tama ka, sige, sigurin mo. Pero gusto ko maging lawyer kasi marami nangyayari ngayon na parang hindi fair. Hindi naman sa hindi fair, pero merong iba na walang kakayanan na ipaglaban yung sarili nila. So, ako, gusto kong ipaglaban kung tama ba sila, tama ba kami, tama ba tayo. So, yun, lawyer. So, that's it guys. Sana nag-enjoy kayo sa videong ito. And kung nag-enjoy po kayo, hit the notification bell and subscribe. And press the like button. And pwede po kayo mag-comment below na at mag-suggest ng susunod nating content. Please support me po. Thank you.